Ang kwento ni Mia. Pinagpala ang mga moon elf ng napakahabang buhay, ngunit ganun paman, hindi sila mga immortal. Sa kasaysayan ng Land of Dawn, ang lahi ng mga moon elf ay nagtiis muna sa matinding sakit at pagdurusa bago nila makamit ang kanilang tahanan, ang Enchanted Woodland. Nasaksihan ni Mia ang lahat ng ito. Ipinanganak si Mia sa panahong walang katapusang giyera at hindi mailalarawang trahedya na sinapit ng kanyang mga kalahing moon elf. Pinangarap ni Mia ang magkaroon ng isang mapayapang buhay, at ang pangarap niyang ito ay natupad nang tinulungan sila ng Moon God. Ginamit ng Moon God ang kanyang buong lakas upang likhain ang Lunar Ages na siyang pumoprotekta sa lahat ng mga Moon Elves sa Enchanted Woodland. Pagkatapos noon, ang Moon God ay natulog sa napakahabang panahon habang si Mia ay patuloy na nagsilbi sa Temple of the Moon at patuloy na sumasamba sa Moon God. Laging ipinagdarasal ni Mia na balang araw ay poprotektahan sila nito kung sakaling sasalantahin ulit sila ng matinding trahedya. Ganun paman, ang mundo ng mga moon elf ay tila nakalaan na para magwakas dahil sa patuloy na paglaganap ng kasamaan at ng mga demonyo. Muling nabalot ng kaguluhan at tigmaan ang Land of Dawn. Kaya gusto ni Haring Estes na gumawa ng malaking hakbang para lumaban upang tuluyang matalo ang mga demonyo. Ang hindi lamang maintindihan ng Haring si Estes ay ang kanyang kapatid na babae, si Mia. Marami ang tutol at naniwala sa mga moon elf na sapat na ang naranasan nilang dusa at hirap sa mga nagdaang digmaan, at ayaw na nila ulit mangyari ito. Mas gugustuhin nilang mamuhay na lamang ng mapayapa sa Enchanted Woodland sa ilalim ng proteksyon ng Lunar Ages. Malinaw na naaalala ni Mia ang mandato ng Moon God na dapat niyang protektahan ang kanyang mga kasamahan. At ayaw rin niyang maraming buhay ang masasakripisyo sa ngalan ng katuwiran. Ngunit hindi nakaligtas ang Enchanted Woodland. Hindi napigilan ng Lunar Ages ang napakalakas na kapangyarihan ng mga demonyo. Nilusob ng hukbo ng mga demonyo ang Moonlit Forest at sinunog ni Thamos na hari ng Fire Demon ang Tree of Life, kung saan maraming mga moon elf ang naninirahan. Tinupok ito ng apoy at maraming buhay ang nasawi. Sinisi ni Mia ang sarili sa nangyaring trahedya. Nais niyang protektahan ang kapwa moon elf sa pamamagitan ng pag-iwas sa giyera. Ngunit nagresulta ito ng mas malaking sakripisyo. Dahil doon, nagdarasal si Mia sa Temple of the Moon araw at gabi. Inaasahan niya na bigyan siya ng dakilang moon god ng kaliwanagan at gabayan siya sa hirap ng kanyang pinagdadaanan. Ganun paman, ang natutulog na moon god ay hindi siya binigyan ng paliwanag tulad ng hinihingi niya. At ang liwanag ng Moonlit Forest ay unti-unting naglaho habang lumilipas ang mga araw. Si Estes at ang mga elf ay nagsimulang humina resulta ng humihinang enerhiya ng buwan. Dagdag pa, nagtitipon at bumubuo ng hukbo ang mga orc na pinangunahan ni Balmond kasama ang mga demonyo sa Stormy Wastelands. Sa oras na ito, ang target nila ay hindi ang Munian Empire, kundi ang Moonlit Forest. Wala nang pagpipilian si Mia, maging handa man siya o hindi. Nasubo na niya ang sarili sa digmaan. Sa pilitan na niyang inako ang responsibilidad at pangunahan ang kanyang hukbo para ipagtanggol ang kanyang lupang sinilangan. Habang narinig nila ang mga tambol ng mga orc na papalapit sa Moonlit Forest, pinatunog na rin ng mga moon elf ang tambuli na libong taon nang hindi naririnig ng mga moon elf. Kinuha ni Mia ang kanyang pilak na palaso at handa na siyang lumaban kahit magdamagan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Clefformation Channel upang maging updated kayo sa susunod pang mga kwento.